saan pa enter ang Diyos sa plano kung lahat ay alam mo na, kung lahat ay nasa kakayanan mo na. Tama, hindi ko pa alam kung paano mabubuo ang simbahan, paano mabubuo ang kumbento. Pero yun ang exciting sa proyektong ito. Proyekto kasi ng Diyos ito eh. Hindi mo malalaman, pero kusang darating sa buhay mo. Amen? Nung matanggap ko po ang assignment ko, medyo nabigla din naman ako at may mga tanong din naman ako, pero talagang ora mismo, tinanggap ko. At ang sabi ko, Lord, dito mo ako gustong ma-assign, susunod ako. Pero alam po ninyo, may mga pagkakataong kinabahan ako, may mga pagkakataong medyo nalungkot ako. Kasi may mga tumawag sa akin, Father, ba dyan ka na-assign? Alam mo ba, ganito, ganoon, si ganito, doon na-assign. Bakit nandiyan ka? May problema ka ba? May problema pa sila sa'yo? Sabi ko, siguro nagtitiwala lamang sila na kaya ko. So kahit pa paano, sinarado ko ang tenga ko sa mga negatibong komentong ito. Bagamat nagmamalasakit lamang naman yung mga kaibigan ko. Ito ngayon, nalaginip yung tatay ko. Hindi pa niya alam ang assignment ko. At ang sabi niya sa akin ay ganito, Anak, saan ka pa talaga ma-assign? Eh kasi ako'y nag-aalala. Sabi ko, bakit papa? Nanaginip ako. Ang mimisahan mo, maliit na kapilya. Apat lang ang nagsisimba, aso pa yung isa. Kaya kahit may sakit ako, nagpunta raw ako para makadagdag sa mga nagsisimbang tao. Kaya mas lalo akong nalungkot. Mas lalo akong kinabahan. Hanggang sa isang buong gabi, ako'y nagdadasal lang, hindi talaga ako nakatulog. Towards the end of my prayer, yun lang ang sabi ko, Lord, again, sa unang sinabi ko, dito mo ako gustong ma-assign, alam ko, tutulungan mo ako. At alam niyo po ba, simula nung mapunta ako dito, wala pang tatlong linggo, wala pa. Nakita ko na yung sagot sa panalangin ko. Simula pa sa suporta ng mga pamilya ko, ng mga pangalawang pamilya ko, sa pagtanggap sa akin ng mga madre dito, very smooth eh. At lalong-lalo na kayo! Kasi kahit siyesta, may kumakatok. Father, may magdo-donate. Father, may magbibigay. Ang sabi ni Papa, tatlo lang silang nagsisimba, pang-apat ay aso pa. Saka makakita ng kwasay na nagsimula ng unang misa, ang daming tao. Tama, hindi ko pa alam kung paano mabubuo ang simbahan, paano mabubuo ang kumbento. Pero yun ang exciting sa proyektong ito. Proyekto kasi ng Diyos ito eh. Hindi mo malalaman, pero kusang darating sa buhay mo. Amen? Kasi, ano bang mangyayari kung alam mo na kung paano masosolve ang problema mo? Alam mo na kung paano ka gagaling sa sakit mo. Alam mo na kung paano ka makababangon sa financial problem mo. Alam mo na kung paano patitinuin ang asawa mo ang anak mo. Alam mo na eksakto ang magiging mga hakbang mo, ang mga plano mo, punto por punto, kung paano tatayo ang simbahan dito. Saan pa ay enter ang Diyos sa plano kung lahat ay alam mo na, kung lahat ay nasa kakayanan mo na. Tama ang sabi ni Father Vic. Hindi natin ito proyekto. Tama ang sabi ni Father Dennis, pangarap ng Diyos ito. At kapag pangarap ng Diyos ito, siya ang gagawa ng paraan upang matapos ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang kailangan lamang, ang sabi sa Ebanghelyo, kumato ka, manghingi ka, maghanap ka. In other words, do your part and let God do His part. Siya ang magpupuno sa ating kakulangan. Siya ang magtutuloy sa ating masisimulan. Siya ang magpapaalala sa ating mga kakalimutan. Siya ang magtutuwid sa ating magiging mga kamalian. Basta, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano man ang meron tayo, sabi nga ni Father Vic, our little, ano man ang meron tayo, will always be much in the hands of Christ. So, di ba yun ang pagparami ng mga tinapay at isda para pakanin ng libu-libong mga tao? Konti lang yung binigay. Pero, sumapat at sumopra pa na busog na, may pabaon pa. Ganon ang Diyos. Basta tayo'y makikipagtulungan.
Yes, He can do something out of nothing. He created the world out of nothing. He can solve our problems without us doing anything. But, ang tanong, will this lead us to Him? Tandaan natin, mas importante tayo kaysa sa mga biyayang hinihiling natin. At kung minsan, kahit makapangyarihan ang Panginoon at mapagmahal siya, ora mismo, pwede naman niyang ibigay ang ating hinihiling. Kung bakit niya dinidelay, ay sapagkat mas importante tayo kaysa sa mga biyaya na ating hinihiling. E ano kung gumaling ka, pero hindi naman lumalim pananampalataya mo sa Kanya? E ano kung umahon ka agad sa financial problem mo, pero hindi naman nabuo ang pamilya mo? E ano kung naging matino agad ang anak mo o ang asawa mo, pero hindi naman nagkaroon ng magandang epekto ang lahat sa pamilya mo? E ano kung mapatayo natin agad sa ating sariling kakayanan ang kumbento, lalong-lalo na ang simbahan sa parokyang ito, kung hindi naman tayo mabubuo bilang simbahang mga tao? At kung hindi tayo lalalim sa ating pananampalataya kay Kristo, walang silbi ang lahat ng ito. Mas importante tayo kaysa biyayang hinihiling natin sa Kanya. At mas importante si Kristo kaysa mga biyayang hinihiling natin sa Kanya. Ito sana, mga kapatid, ang ating panghawakan. Lagay natin ang ating